Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga vlogger na gustong sirain papagsakin ni First Lady ang ating gobyerno. Napaka-imposible po niyon. Hello mga ka-relax, this is Will by Will TV. So shout out sa ating mga kababayan, sa ating followers and subscribers. So yan, pag-usapan natin yung about sa nangyari sa ating bansa. At alam nyo, nakikiramdam ako sa social media about sa mga nangyayari. At napapansin ko marami tayong mga kababayan na mga disappointed sa ating gobyerno kay BBM. Isa din po ako sa nalulungkot. Isa din po ako sa medyo nadi-disappointing po ako. No? Normal lang po na ma-disappoint tayo kasi hindi po talaga maganda ang ibang nangyayari sa ating bansa. Pero isa lang po masasabi ko mga kababayan na ang mga presidente po, lagi ko pong sinasabi ito dati pa, ang mga pangulo po natin, iba-iba po ng pagkatao, karakter, iba po ng mga pag-ugali, iba po sila ng mga strength nila, kung saan sila strong, kung ano yung weaknesses nila. Talagang ganyan po talaga ang mga presidente. Marahil malakas dati ang ating Pangulong Duterte about crime, about sa illegal drugs, sa paghuli, sa mga pushers, sa mga addicts. So, malakas sa ganun ang ating Pangulong Duterte sa paggawa ng mga infrastruktura sa ating bansa. So yan yung mga ginawa ng ating Pangulong Duterte. Pero meron ding weaknesses ang ating Pangulong Duterte. Sa Pangulong BBM, syempre medyo nami-miss kasi natin si Pangulong Duterte. Kaya parang kinukumpara natin at nakita natin yung mahina ang gobyernong ito sa drugs, sa mga kriminal, no? Medyo napansin natin na malaki po talaga ang pinagkaiba. Pero wag po natin kalimutan na magkaiba kasi sila, no? Magkaiba sila ang ating dating Pangulong Duterte at BBM. So naniniwala ako na kahit marami tayong problema sa ating bansa ngayon, naniniwala ako na may nagagawa si BBM na improvement sa ating bansa. Nag-i-improve tayo sa ibang bagay bagamat meron tayong mga bagsak tayo sa crime, tulad ng mga sinabi ko kanina, lahat dyan medyo nabibigo tayo, pero naniniwala ko na marami pong nagagawa ang Pangulo natin sa ibang bagay. So dapat makita natin yan, sana maintindihan natin yan. So siguro marami ring na-disappoint sa First Lady, na sapagkat meron, parang may napapansin tayo na meron silang siyang nilalagay na mga may bahid na oposisyon dati, mga dating may bahid na mga dilawan. So, wag natin kalimutan na ang lahat po ng desisyon ni First Lady ay dumadaan po yan sa approval ng ating Pangulo. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin ang First Lady. So, lahat po yan may approval ni PBBM. Tsaka hindi po tayo mananalo sa asawa ni PBBM or sa First Lady kasi asawa niya yan. Nakasama ni PBBM yan sa mahabang panahon, sa hirap at ginhawa. Marcos din po ang taglay-taglay niyang ipilido ngayon sapagkat sila'y mag-asawa. At ang mag-asawa po ay iisa. Ayon sa salita ng Diyos, sila po ay mag-asawa, pinag-isa ng Diyos. At sila po ay iisang desisyon, nagkakasundo sila dahil mag-asawa sila. Kaya po, sa mga nakakalungkot, marami tayong mga vloggers na parang chinichismis, no? Kasi tinuturing kong chismis kasi hindi naman nila nakakasama si PBBM at First Lady ng personal. So ibig sabihin, yung mga binavlog nilang mga negative ay chismis yun, no? Malay natin kung ano talagang katotohanan sa likod ng kanilang pagbablog about sa mga negative na comment nila sa First Lady. Napaka-imposible po nasirain ng First Lady ang kanyang asawa, nasirain ng First Lady ang gobyerno, nasirain ng First Lady ang pangalang Marcos kasi Marcos din po siya. Yan po ang taglay-taglay niyang ipilido ngayon sapagkat asawa siya ni PBBM. Kaya huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga vlogger na gustong sirain, papagsakin ni First Lady ang ating gobyerno. Napaka-imposible po yun. Parang pelikula lang po yun. So, totoong buhay po tayo. So, ganun pa man, bakit ganun? Kung ayaw papagsakin ni First Lady ang ating bansa o ang ating gobyerno, bakit ganun? May mga bahid na mga dilaw ang parang kinukuha niya o sinasuggest niya sa ating Pangulo. Ay alam niyo po ba, naalala po ba ninyo ang platforma ni PBBM na Unity?
no? Unity, isa po sa platforma ni BBM na wala na pong kulay sa ating bansa. Kaya marahil malamang pinagbibigyan nila mga kalaban natin ng gobyerno or yung tinatawag nating oposisyon na magkaroon po ng posisyon sa ating bansa para pagbigyan, para pagkaisahin. Ngayon, kung hindi po nag-click, hayaan po natin na kung ano yung gagawin nila dito. Ako naniniwala ko, iniisip po yan ng PBBM, huwag po natin siyang pangunahan. Yes, we can suggest para po sa ikabubuti ng ating bansa, pwede tayo mag-suggest sa ating Pangulo. Kaya open nga po ang social media para tayo makapagsabi ng opinion. Pero nag-iisip po yan ang Pangulo natin. Imposibleng hindi niya nakikita ang problema ng ating bansa. So kailangan lang nating pagtiwalaan pa siya kasi napakaaga pa para husgahan ang ating Pangulo na si PBBM. So pagbigyan natin siya at bago tayo magreklamo sa ating bansa, ang tanong ko, pinag-pray mo na ba ang ating Pangulo? Pinag-pray mo na ba lahat ng leader sa ating bansa? Pinag-pray mo na ba ang ating bansa bago ka nagreklamo? Baka kasi ginagaya tayo ng Diyos sa nangyayari dati sa Israel. Dahil ang bansang Israel ay mga pasaway ng unang panahon. Ay binibigyan sila ng Diyos ng problema sa kanilang bansa para matuto silang mag-pray. Para matuto silang ipag-pray ang kanilang leader or ang kanilang hari. Baka ganun. Kasi nakikita lang natin sa physical na perception. Pero tingnan natin sa spiritual na perception. Baka po ang mga Pilipino tinuturuan ng Diyos na lumuhod sa ating Diyos para ipanalangin ang mga nangyayari sa ating bansa, ang ating Pangulo at lahat ng mga naglilingkod sa ating bayan. Tulungan po natin ang ating bansa. Alam niyo po, kontrolado po ng Diyos ang lahat. Lahat ng bagay. Pwede niyang baguhin ang sitwasyon. Pero ano po yung ginagawa natin? Baka puro reklamo lang tayo. Baka sinisingil lang natin ang Pangulo na dapat maging okay ng bansa natin dahil nandiyan na siya, niluklok natin siya, parang sinisingil natin. No? Hindi. Ang sinasabi pa ng iba, hindi ang First Lady ang bumoto sa'yo. Kami ang bumoto sa'yo. Pero hindi po tayo mananalo sa kanyang asawa. Asawa niya po yun. So mga kababayan, tulungan natin ang ating bansa. Magsimula tayo sa ating sarili. For example, sa mga babae, no? Lumalaganap na ang rape sa ating bansa, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga nagtitiktok na malalaswa ang damit. Halos nakikita na po ang lahat. Alam niyo po ang epekto niyan sa mga lalaki? Lalaki po ako. Grabe po epekto sa amin yan. Struggle po ako dyan. Struggle po kami dyan pag nakakita kami ng mga ganyang mga palabas o mga nakikita namin sa social media. Struggle po ang lalaki dyan. Huwag po natin bigyan ng opportunity ang mga lalaki na gumawa ng masama. Mag-ingat-ingat po sa mga pagsasayaw ng mga malalaswa, yung mga babae. Hangkat maaari, ingatan niyo po muna ang sarili niyo. Huwag niyo po bigyan ng opportunity ang mga kalalakihan na gumawa ng masama. Lalo na po yung mga lalaki na walang takot sa Diyos. Nako, pag yan ay nakakita ng opportunity na mapagsamantalahan ang isang babae na malapit sa kanila or malapit sa kanila, yan po ay kapag wala pong takot sa Diyos yan, ay pinaghaharian po ng demonyo yan. Ay paano kung nakadroga pa? Plus pa yung inakit nyo sa social media. Grabe po ang mga nangyayari ngayon. Grabe po, halos lahat po ng kasamaan na sa social media na. Tapos, lumalaganap na po ang rape sa ating bansa. Tapos, ganun pa po mga kababayan natin, mga Pilipina. Sumasayaw ng mga malalaswa. Nagsasalita ng mga malalaswang salita. Mismo mga babae, napapanood ko na nagsasabi ng mga malalaswang salita. Parang ini-invite nyo na gumawa ng masama sa inyo ang mga lalakihan. Huwag niyong bigyan ng motibo, mga kalalakihan. Balik natin yung pagiging mainhin, mga kababaihan. Ingatan natin ang ating mga sarili. Isipin nyo, sasayaw-sayaw kayo sa TikTok ng mga malalaswa, tapos maglalakad kayo sa madilim. Tapos isisisi natin sa ating gobyerno. Tulungan din po natin ang ating sarili. Example ko lang po yan. At sa mga kalalakihan po, tulungan natin ang ating sarili. Huwag tayong magpakalugmok sa sugal. Huwag po tayong magpakalugmok sa mga illegal na gawain. Tulungan po natin ating mga pamilya, magtrabaho tayo ng maayos. Sa mga scammer, mag-isip-isip po kayo, may Diyos po nakatingin sa inyo. Ang dami po nagre-reklamo sa bansa natin, pero ang dami din pong gumagawa ng mga kalukuhan. Yan po dapat una natin makita. Tulungan po natin ang ating bansa. Matuto po tayong manalangin.
at magmakaawa sa Diyos na tulungan tayo. Pero kung hindi natin tinutulungan ang ating sarili na magbago, bakit tayo tutulungan ng Diyos? Pahihirapan lamang tayo ng Diyos, bibigyan lamang tayo ng salot para tayo matuto. Huwag na natin antayin na mayroon pang mga dumadating na mga dilubyo, mga bagyo, bago kayo sumigaw ng Panginoon, Panginoon. Dapat, nasa mabuti mang sitwasyon o hindi, tumawag kayo sa Diyos. Manalangin tayo, ipag-pray natin ang ating bansa. Huwag natin iasa sa kakayanan ng isang tao na binoto natin, tapos inisingil natin. Makapangyarihan po ang Diyos. At meron po tayong pananagutan sa ating kapwa, sa ating sarili, at sa ating bansa. Tulungan po natin ang ating bansa. Yun lamang makarelax. Kasi, ang iba kasi sinisisi lang sa First Lady, sinisisi lang sa ating gobyerno, sinisisi sa iba, pero nagse-self-righteous po tayo. Hindi natin nakikita yung mga kamalian natin. So, yun lamang makarelax. Ako, malaki po ang aking concern sa ating bansa. Kung ako po ay dating makalukuhan, dati po akong sugarol, dati po akong nagbibisyo, dati po akong makalukuhan, dati po akong walang galang sa mga matatanda, walang galang sa mga leader ng ating bansa. Pero sinimulan ko po magbago. At napakahirap po ng buhay ko dati. Pero nung nagbago po ako, hindi na po ako nagutom. Ibig sabihin po, nasa inyong sarili, nasa ating sarili po yan. Kung gusto nating tulungan ang ating bansa, magsimula tayo sa ating sarili. Yun po yun, mga kababayan. So maraming salamat, mga ka-relax. Pasensya na. Gusto ko lang maging nasa middle lang po tayo. Hindi ko po kakampihan yung mga negative sa ating gobyerno. At hindi ko rin po kinakampihan yung mga mali sa ating gobyerno. Marami din po ako nakikita mga kamalian. For example, kay Boying Remulla, marami po siyang kamalian na ayaw na ayaw ko po. At napapansin ko na si Bantag po ay parang isang biktima lamang. Pero hindi pa po tapos ang kaso. Wag po muna tayong magbigay ng ating conclusion sa kasong ito. Wag natin husgahan muna sila. Hayaan muna natin na gumulong ito, itong hustisya na to. Alam naman natin kung ano eh. Kung kalukuhan ang nangyayari, mararamdaman po natin yon. So hayaan, ipasa Diyos po natin. Yan pong the best. Ipasa Diyos po natin. Sapagkat ang panalangin po, palaki pong nagagawa niyan. Nakapagbabago po yan ang sitwasyon. So yun lamang mga ka-relax ha. At abangan nyo po ang aking mga encouragement na vlog. Naniwala ko na dito po sa mga followers ko na hindi po lahat okay. Naniwala ako na marami akong problemado ng mga followers, mga disappointed, mga nabigo. So, kailangan po ng bansa natin ng encouragement na vlog. Hanggat maaari, huwag na po tayong manood ng mga negative na vlog na parang chismis, na parang bang pag pinanood mo, ang sakit sa ulo, na parang taglay mo yung galit ng vlogger. No? Kung gusto nyo maging masaya sa buhay, huwag kayong manood ng mga vlog na galit sa kapwa. Dapat maging ano lang po tayo. Nasa middle lamang po tayo. No? Huwag natin tingnan ang isang bagay sa isang side lamang, kundi dapat sa magkabilang side ay binabalansi po natin para fair po tayo. No? Maraming salamat mga ka-relax. Ingat po tayong lahat at shout out sa mga OFW natin mga kababayan. God bless.